The pandemic had hit us hard spiritually. Ang dami natin naririnig na news na may na-depress, may nag-backslide, may nag-suicide. Ang dami po nating news na naririnig po na yan outside. And guess what? Dito rin po sa loob, may mga ganong experiences na wala yung passion sa ministry, na nanlamig sa paglilingkod kay Lord, hindi na alam ang gagawin sa buhay, hindi na alam ang direction sa life. Talagang it had hit us hard spiritually. At ako po ay hindi rin po exempted po dyan. At ako po naniniwala, magkaiba tayo ng personal message, magkaiba tayo ng word, magkaiba tayo ng promise na pinangahawakan. At kung gusto po natin makaalis po sa spiritual cool down na na-experience natin today, kung gusto po natin makaalis sa ating panlamig, well, God is telling us right now, remember therefore how you have received and heard. What we need to do is to be mindful and remember the word and promise of God. Kailangan pala maalala natin, kailangan pala maging mindful tayo sa salita ng Panginoon para sa ating buhay. At kung tayo po ay nanlamig, katulad ko po, ako po ay nagkaroon ng spiritual cool down. What is God telling us in the next verse? Kaya sabi ni Lord, hold fast and repent. Kung gusto pala natin ng true repentance, kung gusto pala natin may magbago sa ating buhay, sa ating perception, sa ating pag-iisip, kailangan may mag-dwell po sa ating buhay. Kailangan po may sumama po sa atin. Kailangan may mag-interfere sa atin para no way, oh. Magbago po yung ating perception, magbago yung pag-iisip natin, magbago yung ating lifestyle. Only through that na may true repentance na may experience sa ating buhay. Kaya po pala, nung tayo po ay naging born again, may pagbabago sa ating buhay. Bakit po? Kasi po si Jesus Christ ay nag-dwell sa ating mga buhay. Ayaw po natin na mawawala po yung glory ng Panginoon sa ating buhay. Kaya po ano po sinasabi ni Lord sa verse, therefore, if you will not watch, therefore, if there will be no spiritual movement sa ating buhay, if we will not move forward in life in spite of the pandemic, if we will not set ablaze sa ating buhay, kung tayo po ay hindi po sisimba, kung tayo po ay hindi po maglilingkod para sa Panginoon, kung tayo po ay manlalamig in serving God or in our leadership, if this church will not fulfill its vision to be set ablaze, to depopulate hell, we may lose the glory of God in this place. Our constant danger is to cool off spiritually. Kaya ano po yung mensahe ng Panginoon para sa atin ngayon? God is calling us right now to set ablaze. Welcome home, COG fam! I am Cez from Praise and Worship and Choir Ministry. And I am Joshua from the Musicians Ministry. And you know what? August is a very special month for us because we are going to celebrate our 31st anniversary with you guys. And syempre, this is very special kasi we love hanging out with you. And also, we would love to share what's been happening with worship in our church. Yes, Kuya Josh, the pandemic has brought us into a new norm and a new season. And talagang nabago ang worship nating lahat dito. And talagang mas naging desperate and naging hungry yung mga tao sa worship sa Panginoon. Yes, and of course, hindi lang sa live, kundi pati sa segments natin at saka sa online broadcast. They have felt the 11:30 a.m. service, mm-hmm. and also it also pushed new worshipers to write new songs as well. At yes, lalo dumadami ang bagong worship songs natin, and we are excited to share it with you guys. Yes, and talagang as a worship leader, ako po talagang very excited ako to lead these people into our new songs because I believe that this is the heart of our church at ito talaga yung pinagdadaanan ng bawat isa sa atin. And talagang mas intimate yung worship natin ngayon, mas matindi yung desire to bring people to the very heart of worship. And so this is what we are rallying today to gather an army of worshipers. That's why we are having Worship Revamp Class of 2021! So Kuya Josh, ano ba yung hinahanap niyo dito sa Worship Revamp? Siyempre sa Worship Revamp, being a musician, we're looking for musicians as well. Drummers, bassists, guitarists, pianists. Actually, we're looking for you. Kung ikaw yan, yes, come join us now. Come ikaw. Join us. Kami naman, syempre, kailangan namin ng mga singers, ng mga golden voices. Yes, yan. Iawit mo na yan para sa Lord. Yes, pero syempre, hindi lang yun ang aming hinahanap. We're also looking for the following: theater performers, stage managers, light directors, audio engineers, camera operators, and technical directors for broadcast. Pwedeng-pwede kayo sumali sa White Light Creative Productions.
We are also looking for dancers ready to redeem the art of dance and to offer it to God. You guys can join the COG Dance Ministry. And of course, we also have our Campus Crusade Ministry who organizes events to reach out to a lot of young worshipers and connect them to Jesus. Yes, so basically, if you have any skill that you want to offer or to use for the glory of God, you are welcome to join us in the Worship Revamp Class of 2021. Yes, we encourage you to join the worship community so you can visit COG Worship's Facebook page or contact this number. And there you have it. I'm so happy to be able to welcome you guys online. But before we start the service, alam ba sis that there is a new training that is being cooked by the Life Institute. And ito ang tinatawag dito ay LAMP, or the Leaders Attract Mentee Program. And it's for new leaders, for core leaders, or for young leaders that who wants to equip their leadership into the next level. So you may visit Life Institute's Facebook page for more details. Yes, thank you, Kuya Josh. Now, before we sing songs to our God, allow us to lead you in this prayer. Let us bow down our head and let us pray. Lord, Heavenly Father, we acknowledge you in this place, O God. We acknowledge you in every home, O Lord. And God, prepare our hearts, O God, to worship you. Anoint your worship leader, anoint your preacher, O God. Anoint every home today. And Lord, just minister to your people, God. We love you, Father. We honor you in this prayer in Jesus' name. Amen. Wow, and we're so happy that we would be able to hang out with you more. So yes, if you have also time, come to church, visit here, and this is your home as well. And before that, of course, we want you to receive God's blessing and anointing today and enjoy the service. Jesus today, pwede mo bang itaas yan? Drain every sickness, drain every pain, drain every sorrow at the feet of Jesus and just bless His name. Amen. Come on, put your hands together. Come on, come on. Woo! Hallelujah! I'm trading my sorrows. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. Ooh. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. Come on, put your hands up for the glory of the Lord. Say, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Mom, put your hands up for Jesus. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. I'm pressed but not crushed, persecuted, not abandoned, struck down but not destroyed. Blessed beyond the curse, for His promise will endure. His joy is gonna be my strength. Though the sorrow may last for a night, His joy comes in the morning. I'm trading my sorrow, trading my shame. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. Whoa. Trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying them down for the joy of the Lord. Pwede ba ba nating itaas yung mga kamay na yan? Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Lay it all down, lay it all down. Lay it all down,
the feet of Jesus. Lay it all down, lay it all down. Lay it all down, lay it all down. Lay it all down, lay it all down. At the feet of Jesus. Amen. Pakita nga po ng mga kamay na nagmamahal sa Panginoon. Man, lift up those hands. Lift up those hands. Amen. Sino po dito ang may panalangin na nais talagang isuko sa paanan ng Panginoon sa oras na to? Woo! Do you have this kind of prayers? Kung merong isa lang, isang panalangin lang, no? Isang panalangin na pwede mong isuko sa Panginoon sa mga oras na ito, pwede mo bang ideklara yan? Lay it all down at the feet of Jesus. Amen? Amen. Come on, everybody, let's sing. And together we will shout aloud. Lay it all down at the feet of Jesus. Come on. Lay it all down, lay it all down. Come on. Lay it all down, lay it all down. Lay it all down, lay it all down. At the feet of Jesus. Pwede ba nating itaas sa mga kamay na yan? Come on. Lay it all down, lay it all down. Lay it all down, lay it all down. Lay it all down, lay it all down. Sige na, ibigay mo ng lahat. Come on, surrender. Lay it all down, lay it all down. Lay it all down, lay it all down. Lay it all down, lay it all down. At the feet. Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord. Yes, yes, Lord, amen. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Always surrender. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Giving praise to you. My church, giving praise. We lift you up, Lord, we lift you up. You make all things new. We'll never stop. Never stop, Lord, we never stop. Giving praise to you. We offer to you our praises, God. We lift you up, Lord, we lift you up. You make all things new. If you believe that nothing is impossible with God, clap your hands. Jesus, I can see it coming, the wave of His power. You won't find me running, 'cause this is the hour. Oh, I am going deeper to places I've never been. I believe for greater, to see things I've never seen. I'll lift those hands. Our God is moving, and His love is unstoppable. So keep the party going, no stopping. God up in moment. Shut it down. Lift Him higher, lift Him higher, lift Him higher. We're gonna sing louder, louder. Rejoice.
overwhelming, and I know it's drawing. Oh, I am going deeper to places I've never been. Places I've never been. I believe to see things I've never seen. I'm gonna give him a shout of praise. So keep the party going, no stopping. Caught up in momentum, lifting higher, lifting higher, lifting higher. We're gonna sing louder, sing it louder, louder. Come on, sing it out, church. Our God is moving, and His love is on. So keep the party going, no stopping, caught up in momentum. Our God is moving, come on. So keep the party going, no stopping. I'm on, declare it out. Our God is moving, and His love is unstoppable. Keep the party going, no stopping. Our God is proving, hey, hey. His love is unstoppable. Keep it up. So keep the party going, no stopping. Caught up in momentum, lifting higher, lifting higher, lifting higher. We're gonna sing. With our own mouth, that God is moving. Our God is powerfully moving. Kung naniniwala ka na makapangyarihang kamay ng Panginoon ay talagang kumikilos sa kalagitnaan natin sa mga oras na ito, come on, lift up those hands once again. Give Him the highest praise. Oh God, You are moving. In Your presence, miracles happen. Amen. It says in the book of Job, but if I were you, I would appeal to God. I would lay my cause before Him. I would lay it all down, for He performs wonders that cannot be fathomed, miracles that cannot be counted. Ito yung Diyos na sinasamba natin. Sa isang araw, minsan hindi natin napapansin, pero marami na pala siyang ginagawang himala sa buhay mo. Wow! Wow! And
right now as we worship Him in this house, believe that this is a house of miracles. Amen. This is a house of miracles. Pray for your families. Pray for our country. Amen. Just keep on worshiping the Lord and bless His holy name. Hallelujah.
So much.
How beautiful and how good you are in our lives. Hindi kami hihinto, Panginoon. Hindi kami mahihinto ng kahit anong pagsubok o pandemya sa pagpupuri namin sa iyo. Salamat, O Diyos. Salamat. God, touch us in a very special way today. Let your anointing come and fall down in this place. To you be all the glory, all the honor, and the praises. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless you. New things are definitely happening in this new norm. And Leaders Attract Mentee program is something you have to watch out for. Simply visit Life Institute's Facebook page to stay updated about new leadership programs coming your way. In this house, we worship as one man, and we're rallying to build an army of worshipers through a worship revamp. Sign up now and serve God with us through the following worship ministries. You may visit facebook.com/cogworship or contact this number to join. We're inviting you to log into one of our online fellowships. Every Saturday, you can join the men's, ladies, young adults, youth empowered, or sports ministry. No matter how old you are or what your interest is, there is a crew that's right for you. We love our C2S fam, and we can't wait to gather our mentors and mentees online. C2S is going live again, and it's going to be bigger and grander this time. Kindly go to facebook.com/cogc2s to know more about it. Who takes care of our church, even if it's not Sunday? That will be our home team, and you can be part of it. We're looking for the following. To be a full-time volunteer, please send your resume to cogdasma@gmail.com. And now, before we hear God's word, we would like to remind everyone in the sanctuary about the following new norm protocols. Also, please switch your phones to silent mode, and when taking photos during the service, make sure that your flash is off. This has been Rachel, praying that you receive God's anointing and blessing today. Enjoy the service. Amen. A blessed Sunday to everyone. Let us praise the Lord together. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. And of course, you know, August, it is our anniversary month. This is our 31st anniversary. Tayo po ay pinagpala ng Diyos for 31 years. Sige nga po, palakpakan natin ang Panginoong Diyos. Hallelujah. And of course, we are celebrating our anniversary na sabi ko nga po eh, Happy MECQ Anniversary. Pero alam niyo po, ang maganda po doon, what's beautiful about this, ay pinapayagan pa rin po tayo magbukas. At purihin po ang Panginoong Diyos po doon at nakakasimba pa tayo. Hallelujah! Praise the Lord. And so today, you know, I am so excited to share the message of the Lord. Are you excited to hear God's message?
excited po ako, no? And let me begin by showing you this photo, no po. When you go to Ilocos Norte, you would be seeing a windmill, no po. It is translating the unused energy into something useful. Napakaganda po, no? Hindi hangin, libre naman, no po, gamitin natin at ito ay magiging energy at ito ay kapakinabangan sa mga tao, no po. Another thing, of course, you know, you're so familiar with, no po, the solar panel, no po. Yung energy ng sun, andyan lang po yan, nagkalat, libre, no po, kunin natin, transform it, translate it, no po, i-convert, no po, sa isang energy at tayo po eh makakatipid. So, in other words, ano ba ang meron kayong unused energy? No po, ano ba kaya yon? Ang ating mga trash, it can be cash. No po, meron ba kayong basura sa bahay? Marami, di ba? Marami tayong basura sa bahay. We can transform it, no po, sa malaking pera. No. In other words, no po, what am I talking about here? This is the formula for wealth, no po, for wealth. Kailangan po natin itong formula ngayon. Look for ways, no po, hanap tayo ng kalat, no? And may God give us the wisdom how to go about it. How can we be creative with regards to ways, no po? And may we have the willpower to do it. Alam niyo po, yung willpower, hindi po nabibili sa mercury drugs, no po. Kailangan natin ng willpower and then it's equivalent to wealth. Kailangan niya po natin itong formula na to, no po. Mayroong mga tao dito na kailangan natin yung formula na yan. In other words, no po, ano ba ang aking mensahe ngayon? And that would be the title of this message. We should make things count. Make it count. No po. Yung ways, let's make it count, no po. Kailangan maging kapakinabangan ang mga bagay-bagay na ito. Meron pa hong isang unused energy. Meron po tayong tinatawag na powerful emotion, no po. Energy po 'yon, ho. Ano po yung energy na ito? Ito po yung emotion na tinatawag nating fear. Fear. And this is what I would love to talk about today. Why? Because this emotion is hovering over our country. It's hovering over the whole earth. No po, yan po ang nangingibabaw po yung emosyon na yan. No po. Ito po ang nangingibabaw sa ating mga tahanan. Sa ospital, sa kalye, sa jeep, no po, sa tricycle, sa everywhere, in other words, no po, fear. And paano ba matra-translate itong emotion na ito to something that is useful, na hindi lang basta fear, no po, paano ba maiko-convert? And this is what we're going to talk about today. And can I invite everyone, if we could bow our heads and let us pray. Dear God, Heavenly Father, we will be talking about fear. And let this message penetrate our soul, mind, heart, and spirit, O Lord God. Speak to us your word, Lord God. Allow us to understand deeper what fear is all about. I commit to you this day, and this I pray in Jesus Christ's mighty name. Amen and amen. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Fear, it is one of the 7 universal emotions. No po. In other words, there were doctors who invested much time, energy, and effort studying emotion all over the globe. No po. Inaaral po nila yan. And they have come up with 7 universal emotions. And one of them would be fear. At sabi nila, this is how fear looks like. No po. Yan, inaaral po nila yan. Kaya, what am I trying to point out here to you? It means to say, if you fear, if you have somehow experienced being afraid, then you are a normal person. Purihin ng Diyos doon. Ho. Ikaw ay normal na tao. No? Pag nakakaramdam ka ng takot, normal ka pala. Kung hindi ka nakakaramdam ng takot, something is wrong with you. So this is something that is universal. No po. Okay po na nakakaramdam tayo ng takot. Bakit ba daw tayo natatakot? Why do we fear? We fear because when there would be a threat, no po, a rise of threat or harm in our life, no po, masasaktan ka, no? Whether this is physical, emotional harm, psychological harm, real, totoo, or imaginary. When you fear, no po, real or imaginary, ito po yung nararamdaman mo, natatakot ka, no? At ang fear pala ay meron siyang tick. Ayan, hindi po TikTok, no po. Meron siyang tick
Ano po ang ibig sabihin ng tick? Meron po siyang timing. Harm, no po, the harm that would be coming before you, yung dadating po sa iyo, yung dadapong harm, it could be impending, no po, it's coming, it's still far, but it's coming, or it is immediate. It is right before you. It's right in front of you. It's inside you. Just like the pandemic. It's all around us. No po. Impending, let's say, typhoon, it's coming. You can forecast it. It's coming, you know. It's coming, the timing. But there are harm that is already around us, inside us. And this harm that's hitting us so hard, no po, meron po siyang intensity. It could be severe, critical, no po, or mild. Meron po siyang mga intensity kung paano po siya papalo po sa atin, no po, paano po siya dadating sa atin. And when there is a timing, meron po siyang intensity, then how can we cope with this harm? How can we cope with this danger that is before us? No po. And the more we cope, meaning there is a remedy for this danger, meron pong remedyo sa harm na nasa atin, no po, nananakit, meron kang remedyo, meron kang solusyon, no po, meron kang lunas para sa harm, then fear will be lessened, no po, nai-eliminate, no po, nababawasan, or di kaya nai-eliminate. But if there is no remedy, if there is no solution, then fear intensifies. And when it intensifies, then it becomes anxiety. Anxiety, when you feel it, sana po isang araw lang, dalawang araw lang. But when you have this prolonged anxiety, then there will be a disorder. You cannot sleep. You cannot eat. You cannot go out. You want to isolate. You want whatever. No po, you want to be alone. Then depression comes in and na-aggravate pa ang ating mga problema. Hindi ba ito ang kadalasan na naririnig natin ngayon? It becomes a disorder. So this is what fear can do to a person. Ito po ang magagawa ng takot sa isang tao. At bago po ako magpatuloy pa ng malalim, before we go any more deeper in this message, from this point onward, I would like you to screenshot this in your mind. Na po, sa isip natin, na po, the boat, na po, the boat that is experiencing the storm, the boat that is in the midst of storm, terrible storm. This is us. This is us. Ang buong bansang Pilipinas ay nasa barkong ito. Lahat po tayo, we are all in this boat right now. We are experiencing a terrible storm in our life right now. Do you agree with me? Do you agree with me? Your family is experiencing a terrible storm right now. Your company, your businesses, your job, your school, we are experiencing a terrible storm in our life. Jesus and his disciple had experienced a terrible storm in their life as well. Sa pagbinasa mo ang Biblia, dumaan din ang ating Panginoong Diyos at ang mga disipulo sa isang terrible storm in their life. And I'm so blessed that they have gone through it so that I can look back, makikita ko yun, at paano ba nila nilunasan? Ano ba ang moral lesson nung sila ay dumaan sa ganong bagyo, no po? Tayo po ngayon ay dumadaan sa malupit na bagyo, and prayerfully, no po, ay itong mensaheng ito ay magbigay ng liwanag po sa atin. And let me read through, no po, please remember this picture. Let me read through Mark chapter 4 verse 37. This is what it says, the storm for the storm that Jesus and his disciples went through. And a great windstorm arose, and the waves beat into the boat so that it was already filled. But Jesus was in the stern, asleep on a pillow. A terrible storm, no po. It arose suddenly. Sa buhay ng tao, meron pong suddenly. During those days, they cannot forecast the storm. Wala po silang pang-forecast kung may araw ba, maulan ba, may bagyo ba. They don't have that way of forecasting. They don't have that technology. And suddenly, there would be a suddenly in their life. And we don't like this kind of suddenly. Today, suddenly, COVID is in our lap. Ayaw po natin yan. Bigla na lang merong ganito.
hindi natin masolusyonan na may problema po tayo, meron pong mga suddenly. And for the Lord, po, there was a great windstorm and the timing was just suddenly. It was immediate. It was not impending. It was just there before them. No po. There was this suddenly. No. And pag tayo po ay tinatamaan ng suddenly sa ating buhay, paano ba ho tayo manalangin? Nananalangin ba tayo na sinasabi natin, Lord, why is this happening to me? Nagagalit ba ho tayo? Hindi ba ho mas maganda kung tayo po ay nagre-reflect? Nananalangin, binabasa natin ang mga talata ng Biblia, ang mga salita sa Biblia, and when we reflect, we would just humble ourselves before God because we are going through this pandemic. Lord, bakit ganito? Turuan mo ko. Ano ba ang itinuturo mo? Tulad po na nangyari sa Psalmist, no po, ito po yung sabi ng Psalmist in Psalm 119:71. It was good for me to be afflicted so that I might learn your decrees. Salamat at meron akong ganito. Salamat at dumaan siya sa pandemya. Grabe, no? At ako ay lalong matututo sa iyong mga salita. Meron akong nabasa, hindi ko matandaan kung sino sumulat. Ang sabi niya, no po, God doesn't always change our situation. COVID is here with us for almost 1 year and 5 months. It doesn't go away. God doesn't always change our situation. It's here with us 1 year and 5 months. And maybe it would go on for 2 years. Or maybe 3 years. Wag naman. Or maybe 4 years. God doesn't always change our situations, but He uses the situation to change us. May inaayos ang Panginoong Diyos sa atin. May inaayos ang Diyos sa iyo. May inaayos ang Diyos sa akin. No po, meron po siyang ginagawa. No po, at nawa, ganun po ang, kung may suddenly sa ating buhay, sana po ganito po ang dating ng suddenly sa ating buhay. And so, for the disciples, a great windstorm arose and the waves, it beats into the boat. No po, meron pong intensity. No po, may first wave, may second wave, may third wave, may variant, may delta, may alpha, pi, omega, lahat na ng variant, binanatan ka na. 5-story wave, 6-story waves, it's hitting you so hard. The severity, the intensity, it was very strong. And people, the disciples, they were looking for a remedy. The church, present time, we are looking for solution. And when we are looking for solution, when the disciples were looking for the solution, Jesus Christ is the solution, what they found out was, He was in the stern. When you check the word stern, hindi po kasi ako seaman, no? Hindi po ako bihasa sa barko. Pag chinek ko pala yung stern, it means rear, yung likuran. A leader should be in front, not in the rear. The leader, Jesus Christ, He was in the rear. And what was He doing in the rear? He was asleep. And this is my way of coping. Ito yung solusyon, ito yung remedyo. Ang Diyos ko ay natutulog. At may unan pa. Kita nyo naman itong nagsulat ng Bible na po, itong si Mark. Nakita pa niya yung unan. He was asleep. My way of coping up with the threat, my way of coping up with the harm that is befalling me, no po, he was asleep and with the pillow. Meaning to say, he is not sleeping for a siesta. He is not sleeping for a power nap, 5-minute nap. Nope. He was sleeping for a long haul. Talagang may plano tong punuin ang 8 hours na po na matutulog siya. He was asleep. And how would you react when you see that your solution is there, sleeping? Natutulog ang Diyos. Natutulog ang Diyos. Minsan, di ba, pag nakikita, wag naman mangyari po sa atin, pag nasunugan tayo ng bahay, ang buong pamilya, no po, nilalabas natin ang gamit, no po, tulong-tulong po ang magulang, ang anak, tulong-tulong po, ilabas ang mga gamit. Ano kaya pag nakita mo ang iyong isang anak, habang nasusunog ang inyong tahanan, ang iyong anak ay naka-D4 at nag-Mobile Legend? Nasusundan niyo ba ako?
you will hate him, you will that act, that gesture spells ano ka, insensitive. You're not concerned. Wala kang pakialam. Naku, magagalit po tayo. Hindi mo nakikita, nasusunog ang ating bahay. You don't care. Jesus was asleep on a pillow at the rear of the boat, asleep. And so, seeing this, no po, ang mga disipulo po, finally, verse 38, and they awoke him and said to Jesus, Teacher, do you not care that we are perishing? Wala ka bang pakialam, Panginoong Diyos? This would be the words of a desperate man. This would be the words of an anxious man. This would be the words of helplessness, hopelessness. Do you not care? Do you not care? And siguro po, alam niyo po, itong wala lang po kasing naisulat na yung barko nila ay yung bangka, ano po, ay may katabing bangka. Siguro kung may katabing bangka yun, and there would be some people who would be taking advantage. Uy, natutulog ang Diyos mo? Lipat ka na dito. Yung Diyos ko kumakain. You know what I'm talking about? Natutulog yung sayo? Dito pwede, oh, kumakain. Pwede ka ng, excuse me for the word, pwede ka ng demonyohin. Jesus was asleep. And here would be the disciples, do you not care that we are perishing? Hindi ba itong mga salitang ito, ito ang nasasabi natin sa gobyerno? Wala ba kayong pakialam? Wala bang ayuda? Eh di ba ito ang nasasabi natin sa ating mga kumpanya ngayon? Hindi ba kayo nagke-care sa amin? Hindi ba ito ang nasasabi natin sa church? Wala ba kayong pakialam? Hindi ba ito ang nasasabi natin sa ating magulang? Hindi ba ito ang nasasabi natin sa ating matalik na kaibigan? Wala ka bang pakialam na ito ang dinaranas ko? Do you not care that we are sinking? Nakakainom na kami ng tubig. Do you not care? Kaya minsan tinatanong ko sa aking sarili at tatanungin ko po kayo ngayon. Ano ba ang tama? Sino ba ang tama dito? Yung natutulog? Baliktarin ko po yung tanong. Sino ba ang mali dito? Yung natutulog o yung natataranta? Ulitin ko po yung tanong, sino ang mali dito? Yung natataranta o yung natutulog? Tanungin ko po ulit, no? Sino ang mali? Yung natutulog o yung natataranta? Oh, come on. Talaga. Nasasabi natin ang mali ay yung natataranta. Tama, di ba? Nasasabi natin ang mali dito ay natataranta. Kasi Jesus Christ eh. Hindi natin siya masabing mali. Hindi natin masabing mali eh. Baka tamaan tayo ng kidlat. Kaya tayo mali. Di ba? Pero pag gobyerno na, pag kumpanya na, pag church na, sino kaya ang mali? Yung natutulog o yung natataranta? Do you not care that we are perishing? Eh, hindi ko naman masisisi yung natataranta. Bakit? Eh, syempre, pag nakareceive tayo nito, ako, madalas po ako araw-araw, nakakareceive ako ng text. Pastor, si ganito, positive. Ay, nako, napapangiwi na lang ako. Kailan ba matatapos to? Positive. Positive. Puro na lang positive. Walang negative. Ngayon lang, sa panahon ngayon, po, 1 year and 5 months, ngayon lang na pag nakakita ako ng may delivery ng oxygen, sumasakit ang puso ko. Ngayon lang. Pag dinideliver yan, dati naman wala akong pakialam dyan. I really don't care. I don't mind. When I see oxygen tanks, I really don't mind. But now, when I see it, may kurot sa puso eh. Ngayon, pag nakakita tayo ng ganito, alam natin, hindi ito flower-based. Diba? May ipinapaalaala, may pananakot, may tunay na nangyayari, hindi mo maikakaila at kailangan mong mag-ingat at natatakot po tayo. Hindi natin maitatago po yan. And we shout out, do you not care what's happening before us? Itong mga nangyayari sa atin. Kailan ba tayo nagtatanong ng sickening question? Kailan ko ba na itatanong ito? Kailan ko ba na isisigaw to sa Panginoong Diyos?
pag tayo po ay nasa desperate measures, ginagawa mo na ang lahat. Tulad ng mga fishermen, alam ko po itong mga disipulo ito, they were seasoned fishermen, no po, bihasa na fishermen, no po. Pag marunong lumangoy, wala pa akong kilalang mangingisda na hindi marunong lumangoy, no po, wala pa, no. The fishermen, pag meron pong bagyo, for sure they have gone through a lot of storms already and they were able to get out from it. Nakaligtas naman. But this storm, no po, they know how to maneuver, they have to cut through the waves, they don't parallel the bank or the bangka with the wave, they don't parallel it, they have to cut through the waves, they know that, but they have exhaust all measures and nothing works. Nagpabakuna ka na, nag-ivermectin ka na, nag-isolate ka na, nothing works. Nothing works. Pressure is building up. It's building up every day. And fear dominates the air. Fear is gripping our hearts. And so we ask this sickening question. Do you not care? Wala ka bang pakialam? And so, verse 39, nagising na. Nagising na siya. Then Jesus arose and rebuked the wind and said to the sea, "Be still, peace, be still." And the wind ceased and there was a great calm. Alam niyo po, very comforting po ang verse na ito. Sapagkat kung merong suddenly sa ating buhay, ang ating Diyos ay Diyos ng immediately. Yan ang ating Panginoong Diyos. Kaya nga po, no, kung gugustuhin ni Lord, tapos na ito ngayon. 1 year and 5 months, tapos na ngayon. Peace, be still. It can happen. Or December 25, Christmas Day. Sana, tapos na. Pwede, pag gugustuhin ng Panginoong Diyos. Ang dagat, ang hangin, nakikinig sa Kanya. Ang COVID, makikinig din sa Kanya. Sa pangalan ni Jesus. And so he arose and rebuked the wind and the sea, and peace be still. You know the word peace, I was not supposed to look into it. Siyempre, simpleng word peace, alam na po natin yan. Sabi ko, anyway, I'll just try to check. I was expecting the word, the Greek word, Irene, peace, or in the Hebrew word, familiar, shalom, na po. Yun po ang ina-expect ko, na po. I was so surprised when I checked the word, the original word for peace is siopaw. Siopaw. Bakit siopaw? Meaning silence. He would not be at peace with disaster. Sabi ko, salamat naman. No? Hindi siya ba, the Lord is not bargaining for Irene. The Lord is not bargaining for shalom with disaster. He would be telling disaster, silence, be still, meaning muscle, no po yung busalan. Be still, no po. Silence, be still. He was saying this to the wind. It's written there. He would be saying this to the wind. He would be saying this to the waves. Or maybe he would be saying this to the disciples. Silence. Be still. Nanahimik lahat. And there was a great calm. May payapa. After a storm, there will be a great calm. And when there is a great calm, yung payapa na lahat, no po, nagkakaroon po ng evaluation. Susunod na po ang evaluation. How did you fare during the storm? How did you fare? How did you manage? Paano ka ba gumalaw? Paano ka ba nagtrabaho nung dumadaan tayo sa bagyo ng ating buhay? No po, magkakaroon po ng evaluation. And sa atin po, no po, after 1 year and 5 months, mag-e-evaluate po ang Lord. How did we fare? Or maybe after 2 years, wag naman. Or maybe after 3 years, kung di pa matatapos to, there will be an evaluation after a great storm. Paano mo ba ipinaglaban ito?
paano mo ba inayos ang bagay nito? Ito na po yung evaluation. And Jesus said to the disciples, "Why are you so fearful?" The evaluation. When there was calm, okay na lahat. Kausap na po ang disipulo. Why are you so fearful? And the word fearful, no po, it means excessive fear. Sobrang takot. No? Ibig sabihin po ng fearful, this is, you had this low moral. Bumagsak na ang moral mo. Nasira na yung motivation mo. Ibig sabihin po ng fearful, naging duwag ka na. You have become a coward. Natakot ka na. Naduwag ka na. Why are you so fearful? And that would be the first question. No po, inihintay ko po, no, in my imagination, I'm trying to wait for an answer, a response from the disciples before the second question. I'm waiting for the response. Magre-respond ba siya? Bakit ka ba duwag? Naghihintay ako ng respond. Pwedeng sumagot ang mga disipulo, "Eh Lord, 5-story high ang waves." Pwede sila sumagot. Kaya kami fearful. "Lord, pinapasok na tayo ng tubig. Lumulubog na yung bangka." Pwede sila sumagot. "Lord, eh natutulog ka eh." Pwede sila sumagot. But there was no written response. At kung tayo po ang tatanungin ni Lord ngayon, bakit ka ba naduduwag? Why are you so fearful today? Pag nag-evaluate na. "Eh Lord, namatayan na ako ng isa eh. Eh Lord, namatayan na ako ng dalawa eh. Lord, tinamaan ako, hindi ako makahinga eh." Will we respond in this manner? The disciples, they were not able to respond. And maybe my imagination will tell, there was this small pause. Will you reply? And no one did. And then the Lord asked the next question. Sabi niya, "How is it that you have no faith?" As I was preparing this message, my tears is falling from my eyes. Sabi ko, pambihira, yung takot na equate equals no faith? Ganun agad. Yung sobrang takot, equivalent equals no faith? Ang sakit yata, ano? Pero hindi pwede magkamali yung nag-e-evaluate eh. Hindi siya pwede magkamali. So fear, no po, to stay safe, stay home, that's all right. Fear, totoo po yan. Ingatan natin ang ating sarili. Stay home, stay safe, stay online, it's all right. No po. But fear, becoming paralyzation, napaparalyze ka na, hindi ka na makagalaw, medyo malaki na itong problema. Immediately, this is a big problem. No, hindi ka na makagalaw. Kinakain ka na ng takot. Alam niyo po, this is happening now abroad, no po. If you're familiar with this country, Afghanistan, ma-share ko lang po. Ang Afghanistan po, meron po silang mga insurgency. Just like the Philippines, meron tayong mga NPA, no. So Afghanistan, meron silang insurgency at ito po ang tale of the tape ng kanilang insurgency, no po. Sa soldiers, ang insurgents, no po, the Taliban 60,000, ang government forces 175. Lamang na lamang. No, lamang na lamang. Ang armored vehicle, lamang na lamang ang government forces. Ang aircraft, zero ang insurgent. Hindi sila makakabili ng helicopter, ng aeroplano, hindi sila makakabili. And the Afghan forces, the government forces, they have been trained for 20 years by the United States of America. And if you will look at the tail of the tape, lamang na lamang, tama ba ho ako? Lamang na lamang ang government forces. And guess who is winning right now? Guess who's winning right now? Talo. Talo. Lamang na lamang. Pero talo. Bakit? Kinain ng takot. Lamang na lamang, pambira, yung bansa nila, tinatalo na, kinakain na yung bansa nila dahil sa takot. Kapatid, ikaw, lamang na lamang ka kasi meron kang Panginoong Hesukristo sa buhay mo. Lamang na lamang ka. Amen. Lamang na lamang ka, kapatid, pero bakit ka parang kinakain ng takot? Lamang na lamang ka, pero bakit parang natatalo ka? Anong nangyayari sa'yo? Lamang na lamang, kapatid.
Jesus Christ is on your side. And so, fear, stay safe, okay, okay yan. Paralyzation, hindi na okay yan. Pero yung mga disciples, mas grabe. Fear equals no faith. Pampihira. What an equation. At hindi pwedeng magkabali yung nag-e-evaluate. Fear equals no faith. And so when the real evaluation was given to the disciples, suddenly, no po, in verse 41, sabi po, and the disciples feared exceedingly and said to one another, who can this be that even the wind and the sea obey him? Fear exceedingly. Takot pa rin. Takot pa rin. Ano ba ho yung takot na ito? Ano ba ho dapat itong takot na ito? Hindi okay yung stay safe, hindi okay yung paralyze, hindi lalo okay yung nawala ka na ng pananampalataya, pambihira. Binagyo lang nawala na ng pananampalataya. Translate it, once you realize that the one you're worshiping can say silence to the wind and to the wave, then their fear was translated into worship. Worship. Make it count. Your fear, make it count. Make it count. Worship. Napasamba sila sa Panginoong Diyos. Sino nga ba tong Panginoong Diyos na doon na kahit hangin at ang dagat ay nakikinig sa Kanya? Yun ang Diyos natin. Yun ang pinapanampalatayaan natin, kapatid. Hallelujah! Praise the Lord! Paano ba nagre-react ang isang mananampalataya pagkaharap niya na ang kamatayan sa kanyang buhay? Paano ba siya dapat mag-react? Ito po si Pablo when he was facing death in his life. This is what he wrote in Philippians 1:21. For to me, to live is Christ, and to die is, pambihira. Ganun. Ang mabuhay ay para kay Kristo at ang mamatay ay kapakinabangan. Ganun. To live is Christ and to die is gain. But if I live on in the flesh, this will mean fruit from my labor. Productive ako sa buhay ko. But what shall I choose? I cannot tell. Pambihira ang mananampalataya. Nagsasalawahan kung gusto niyang mabuhay or mamatay. Pag nabuhay, para kay Kristo. Pag namatay, kapakinabangan, kasama ko na si Kristo. Nagsasalawahan. Hindi natatakot pagkaharap si kamatayan. Maybe this is your memory verse, a very famous verse. Now, this verse cannot just be a memory verse. This should be live by our life. Kailangan ipamuhay ang salitang ito. Hindi na pwedeng memory verse. Ngayon mo mapapamuhay ang salitang ito sa iyong buhay. Live it! To live is Christ. To die is gain. No problem. No problem. Faith. Pakilala ko sa inyong lolo ko. Naishare ko na po ito noon matagal na. Pero isishare ko po ulit. I will retell the story. Ano po? Wala kayo sa lolo ko. Ang lolo ko po, siya po ang unang born again sa aming family. Ano po? Sa Velasco clan, siya po ang unang born again. When the Americans landed here in the Philippines, yeah, nasiran po yung lolo ko. Siya ang unang born again. Dapat nga ang pangalan niya, hindi segundo, dapat primero. And later on, no po, 1970, when he was about to die, inaatake na, no, nasa Pagsanghan, Laguna, at nagkakagulo na yung kanyang mga anak, at ang nagkwekwento nito sa akin ay ang aking nanay. No. Nagkakagulo na ang mga anak, si tatay, itatakbo natin sa ospital, isakay sa tricycle, itatakbo sa next bayan, sa Santa Cruz. Andun po yung ospital. Sakay na sa tricycle. Natataranta na po lahat. Sila po ay, meron na po silang, ang tawag ko dito eh, tarantation. Mamatay na si tatay. Hinawakan ni Lolo ang kamay ng kanyang mga anak. Anak, di na, okay na. Tumawag ka na lang ng pastor. Ha, pastor? Tawagin mo na lang yung pastor. So, imbis na mag-tricycle si Lolo, yung pastor ang nag-tricycle.
papunta doon sa aming bahay sa pagsanghan. No po. At nung dumating yung pastor, naghawak kamay sila ni pastor, sabi ni Lolo, "Pastor, simulan mo nang manalangin." At nanalangin yung pastor, "Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa at gayon din sa langit." And they prayed that Our Father, they prayed that prayer. And when the pastor said, "Amen," my Lolo said, "Amen." Smiling. Binitawan yung kamay ni pastor. Patay. Kinuha na ni Lord. Sabi ko, ganun ka-peaceful ang kamatayan. Ganun ka-peaceful. Sabi ko, walang katakot-takot. At pag sinusulat po ang Biblia na sinasabi po ang mga katagang ito in 1 Corinthians 15:55, "O death, where is your sting? O Hades, where is your victory?" Kamatayan, nasa iyong kamandag? Nasaan? Impyerno, nasa ng iyong tagumpay? Wala ng tagumpay ang impyerno at kamatayan sa mga mananampalataya kay Kristo. Wala na! Eh bakit pag umasta ang anak ng Diyos, takot na takot? Bakit? Wala nang kamandag ang kamatayan sa iyo at sa akin. Finally, let me share to you one of our pastors, na po, si Pastor Obet. Na po. Minsan po sa kanyang buhay, siya po ang nagpapastor sa Silang. At siya po ay nagba-Bible study. That was maybe 8 years ago, Bible study. And then suddenly, habang nagba-Bible study po siya, nabuyoy. Akala ng mga bina-Bible study, nag-i-speaking in tongues. Yung pala, ina-atake na. And so after prayer, tinapos pa yung Bible study. Grabe, no? Nanalangin. Tinapos pa ang Bible study. Sabi ni Pastor Obet, "Pwede niyo ba akong i-blood test, blood pressure test?" Chinek po, at ang kanyang blood pressure was 280/120. Wow. You know what I'm talking about. Do those who have problem like that. Ang normal po is 120/80. Siya po 280/120. So tinawagan yung asawa, si Ate Rachel. "Rachel, dalhin mo na ako sa hospital. Bring me to the hospital." Walang kakaba-kaba. Facing death, walang panic. When he was brought to the hospital, check up. Na po. They found out, the doctors found out na meron pong 6 na ugat na pumutok na pala. Pumutok na, 6 na ugat. Na-paralyze na po siya, nasa hospital siya. And later on, he recovered. And as we were having coffee last week, sabi niya, "Pastor, kung ako ay nataranta, kung ako ay natakot sa harap ng kamatayan, matutuluyan ako. Pero hindi ako natatakot kay kamatayan eh. Hindi ako natatakot." So yung kanyang pagiging peaceful, yun ang bumuhay sa kanya. At ngayon, naglilingkod siya sa Panginoong Diyos, makabawi-bawi man lang. Hanggang sa ngayon, makabawi-bawi man lang. And let me reiterate, ang lagi ko pong sinasabi, ang aking ginagawa, hindi ko malalampasan ang ginawa ng Diyos sa buhay ko. Hindi ko man lang mapapantayan ang ginawa ng Diyos sa buhay ko. Ang ginagawa ko po ngayon dito, makabawi-bawi man lang. Sa kabutihan na ginawa niya sa akin. Paano ka bumabawi, kapatid? Paano ka ba bumabawi? Yung makabawi-bawi man lang. Na tumatanaw man lang ng utang na loob. Kahit pandemya, kahit dumadaan tayo sa bagyo ng ating buhay, paano ba makakabawi-bawi man lang? Paano nga ba? And so, in the final analysis, no po, verse 58, sabi po ni Pablo, "Therefore, my beloved brethren, be steadfast." Steady ka lang. Binabagyo ka, steady ka lang. "Be immovable." Stay put. Be strong there. "Always abounding in the works of the Lord." Magpatuloy ka sa paglilingkod. Make it count. Make it count. Patuloy ka sa iyong paglilingkod.
It doesn't matter kung may bagyo, may pandemya. It really doesn't matter. Abounding in the works of the Lord. Why? Because knowing that your labor in the Lord will never be in vain. Hindi masasabaliwala ang paglilingkod mo sa Panginoong Diyos. Hindi mababaliwala yan. One year and 5 months. Sana tapos na ngayon ang COVID. Sana pagkatapos ko mag-preach ngayon, tapos na. Oh Lord, stop it. Silence! Be still. You can say it now, oh Lord. You can say it now. Nevertheless, it will prolong for 2 years or 3 years or 4 years. And then there will be a great calm and there will be an evaluation upon you and upon me. I-evaluate tayo. Ito po sana ang makita sa atin. Fear equals I am worshiping you. Fear. And my faith has gone deeper. Lumalim pa ang aking pananampalataya. Ito nawa, pag in-evaluate ako ng Diyos, in-evaluate ka ng Panginoong Diyos, nawa ito ang findings ng Panginoong Diyos sa atin. Can I invite everyone to please rise? Panginoong Diyos, patawarin mo kami kung kami po ay naduwag. Pasensya ka na, Panginoon. Pasensya ka na. Salamat sa pagpapaunawa ng iyong salita, na tunay ng iyong salita ay buhay. Tunay, O Lord God, sapagkat inaayos kami ngayon. Lord, allow us to translate this fear into positive fear, reverent fear, holy fear, O Lord God. Let this fear count for your glory. Make it count, O Lord God. Evaluate us like that. Nang ang aming takot na ito ay nauwi sa takot sa Panginoong Diyos. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. So Lord God, as we are going to sing this song, O Lord God, ayusin niyo po ang aming puso. Ayusin niyo po ang aming takot na itong takot na to ay maituon sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Faith arise.
the disaster that is befalling us is real. Totoo yun. Don't get me wrong. Hindi ko dina-downplay. Hindi ko minamaliit ang problema na kumakaharap sa atin. Namatayan, ilan na, kaibigan, mahal sa buhay, nagkasakit na, totoo ang problema. Pero totoo din ang salita ng Diyos. Totoo din yun. At yun ang panghahawakan ko kasi yun ang solusyon. Kaya doon ako kakapit, kapatid. Maraming salamat, Panginoon, that nang iyong salita ay buhay. Maraming salamat, Lord. At ito ang nagbibigay sa amin ng kalakasan. Salamat kami ay dinala mo sa iyong tahanan. At ito ang nag-i-inject, Panginoong Diyos, ang nagbabaccinate ng kalakasan sa amin. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. And Lord, at sa paglisan namin ng iyong banal na tahanan, we lift up to you our tithes and our offering. Tanda ng aming pananampalataya sa iyo. This is how we exercise our faith. Receive this, Lord God. Please accept this, Lord God. And bless us more. Even in the times of pandemic, bless us more so that we could be a channel of blessing. And Heavenly Father, as your people, as your children live this house of miracle, let your blessing, let your protection, let your favor, let your peace that is Irene, let your peace that is Shalom be upon your children. In the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Amen and amen. Have a great day. Happy anniversary. God bless you.